magluto naman tayo ng pochero na may pork and beans. At ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Pork at liyam po ang gamit nating parte. Patatas, hiniwa lang natin into cubes. Ito naman yung pork and beans. Kagamit din tayo ng cabbage o ng repolyo. Ng pechay. Ito naman yung bagyo beans o long green beans. Saging na saba. Chorizo de Bilbao. Kamatis, hiniwa lang natin. Sibuyas at ng bawang. At para makumpleto, gumagamit ako ng Knorr Pork Cube. Kailangan rin natin ng paminta o ng ground black pepper, ng patis at ng tubig. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At sa oras na uminit na yung mantika, umpisa na natin ang pag-isa. Una kong ilalagay yung sibuyas. Haluin lang natin at ihanda na natin yung bawang. At itong bawang ay chinap ko lang. Pero pwede nyo pa itong hiwain ng maliliit na peraso kung yun yung gusto ninyo. Para sa inyo naman na nagmamadali, kahit dikdikin lang natin yung bawang, okay na to. Igisa lang natin ito ng mga 30 seconds pa. At ilalagay ko na yung kamatis. Isang perasong kamatis at pinakamaganda kung hinog na yung kamatis na gamit natin. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa lumambot na yung kamatis at yung sibuyas. At ilagay na natin yung liyampo. Simple lang ang kailangan natin gawin. Igigisa ko lang ito hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part. At syempre, mas maganda kapag hinahalo natin yung liyampo habang ginigisa. Nakakatulong ito para maging balanse yung pagkakaluto. Ang gusto ko sa pochero yung talagang lasang-lasa ko yung pork. Kaya naman, naglalagay ako ng Knorr Pork Cube. Malaki talaga natutulong nitong ingredient na to para palutangin yung lasa ng pork dito sa aking dish. Haluin lang natin. Kapag sinabi nating pochero, nako, dapat hindi mawala yung chorizo. Kaya ayan ha, ilalagay na natin itong ating chorizo de Bilbao. Igisa lang natin ito ng 1 minuto. At magbubusa lang tayo ng tubig. Kailangan pa nating palambutin itong liyampo sa pamamagitan ng pagpapakulo. Kaya naman, pabayaan lang natin kumulo yung tubig. At sa oras na kumulo na, takpan lang natin itong ating lutuan. Hihinaan lang natin yung apoy at ituloy natin ang pagluto between 40 to 60 minutes o hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung pork. At pagkatapos ay maglalagay na tayo ng patatas. Itong patatas ay hiniwa ko lang into cubes. At mas maganda kung yung patatas isiguraduhin natin na nakalubog sa tubig para talagang maluto ito ng tuluyan. Nilagay ko na rin yung saging na saba. Takpan lang natin at ituloy natin ang pagluto ng 5 minuto. At makalipas ang 5 minuto, ito na yung pork and beans. Ayan, at haluin lang natin. Karaniwan ang ginagamit natin dito ay garbanzos at naglalagay tayo ng tomato sauce. Para sa version na to, pork and beans lang, okay na yan. Hindi na natin kailangan gumamit ng garbanzos at ng tomato sauce. Lutuin lang natin ito ng 3 minuto. At ilagay na natin yung mga gulay. Ito na yung long green beans o yung kilala natin sa tawag na bagyo beans. At maglalagay na rin tayo ng repolyo. Ito naman yung pechay. Pwede rin tayong gumamit ng bok choy. At takpan lang natin itong ating lutuan. Lutuin lang natin ng 3 minuto.
At ready na tayo para timplahan ito. Nandun na tayo sa last step. Maglalagay lang tayo ng ground black pepper at pwede rin kayong gumamit ng puting paminta kung gusto ninyo. At naglalagay din ako ng patis. Para dun sa mga hindi gumagamit ng patis, pwedeng-pwede tayong maglagay ng asin. Haluin lang natin. At ready na to. Ilipat lang natin sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ito na ang ating pochero na may pork and beans. Tara, kain na tayo!